Magandang araw sa inyo mga minamahal namin mga estudyante. Para sa paghahanda ng inyong online class, ngayon ay pag-aaralan natin ang paggamit ng Google Classroom. Ito ay gagamitin ng ating mga guro para tayo ay bigyan ng mga assignments, quizzes, activities, video tutorials, kopya ng modules, at marami pang iba. Ang unang dapat nating malaman ay paano makapasok sa Google Classroom. May dalawang paraan para makapasok sa inyong Google Classroom. Ang unang dapat gawin ay magbukas ng inyong Google Chrome browser. Pangalawa ay dapat naka-sign in tayo sa ating Google account o sa Gmail account. I-click natin itong sign in. Hanapin ang inyong Gmail account na ginagamit at i-click ito. Ilagay ang inyong password at i-click ang next. Ikatlo, i-click ang 9 dots button. Tapos, scroll down lang pababa para mahanap ang Google Classroom icon. Pag nakita na, i-click ito. Ayan, nasa Google Classroom na tayo. Ang pangalawang paraan naman ay i-type sa search box ng Google Chrome browser ang Google Classroom. Siguraduhin naka-sign in din tayo sa ating Gmail account. Piliin ang Google Classroom at i-click ang Enter. Nakapasok ulit tayo sa ating Google Classroom. Siguraduhin ang gagamitin natin Gmail account ay yung naka-assign sa ating Google Classroom. Click lang natin yung continue para makapasok sa ating Google Classroom. Pag nasa Google Classroom na, ngayon naman ay mag-join tayo sa ating mga class. Mayroon ding dalawang paraan para maka-join sa ating class. Una, i-click itong plus sign symbol sa kanan taas na bahagi. Tapos, piliin ang Join Class. Click natin ang Join Class. Makikita natin dito na dapat ang gamit natin Gmail ay yung para sa ating Google Classroom. Nakalagay din dito na Ask Your Teacher for the Class Code. Ang class code ay yung kombinasyon ng 5 hanggang 7 letra o numero na ibibigay ni teacher. Pwedeng isend sa messenger or i-post sa Facebook group. Pag walang nakita o natanggap, mainam na tanungin si teacher kung ano yung class code ng inyong subject. Pag alam mo na yung class code, ilagay ito sa box na ito. Halimbawa, gusto kong pumasok dito sa Science 7 Newton class. Ibibigay ni teacher ang class code nito. Pag binigay na ni teacher, kopyahin yung class code. Ilagay yung class code sa box. Pagkatapos, pumunta sa pinakakanang taas na bahagi at i-click ang Join. Ayan, nakapasok na tayo sa Science 7 Newton class. Ang isa pang paraan ay makakatanggap ka ng email bilang imbitasyon mula sa iyong guro para makapasok sa kanilang Google Classroom. I-click mo lang yung email na yon at mag-join. Gawin lang itong mga paraan para maka-join pa sa ibang mga class. Ngayon, pumunta naman tayo sa pinakalalaman ng ating class o yung parts ng ating Google Classroom. Magsimula tayo sa kaliwa papunta sa kanan. Sa pinakataas, yung 3 horizontal lines, yan yung main menu. Pag kinik yan, makikita yung lahat ng class kung saan tayo naka-enrolled. So ngayon, isa pa lang. Calendar naman,
Diyan nakapost yung mga due dates ng ating mga assignments at quizzes. Sa to-do, yan yung mga listahan ng mga tasks na dapat natin gawin o tapusin. Tapos, ito yung class natin, 7 Newton. Archive class, yan yung mga dati na nating class. Sa settings, dyan mo pwede mabago yung profile pic mo na lumalabas sa Google Classroom. Tulad nito. Dito naman yung mga options na gusto mo sa iyong class. Dapat lahat yan naka-blue para makareceive tayo ng mensahe at reminders ni teacher sa email. Para din maka-comment at bigay tayo ng ating mga mensahe sa ating mga classmates. Sa tabi ng menu, makikita natin yung ating subject, section, at schedule ng ating class. Parehas na nakalagay sa Google Classroom banner ni teacher. Sa baba naman, upcoming, yan yung mga reminders o paalala ng mga dapat natin tapusin at mga gawain. Sunod naman ang stream. Dito, pwede magbahagi ng mensahe o magtanong. Siguraduhin ito ay importante at may kinalaman sa leksyon. Makikita din dito ang mga gawain na pinagagawa ni teacher, tulad ng assignments, quizzes, at learning materials na nilagay ni teacher sa ating classwork. Mas mainam kung i-click yung topic sa stream na gusto mo magbigay ng mensahe o magbigay ng pribadong mensahe sa iyong teacher para mas organize at hindi matabunan yung mga ibang mensahe ni teacher. Kaya dapat lagi tayong tumingin at binabasa ng maigi ang mga nakalagay sa stream. Baka may importanteng mensahe o gawain na binigay si teacher. Katabi ng stream ang classwork, ang puso ng Google Classroom. Dahil nandito ang mga gawain na ibinigay ni teacher tulad ng assignments, quizzes, at learning materials. I-click natin yung classwork. Sa classwork, makikita natin yung pangunahing pamagat o title ng inyong lesson tulad ng Module 1, Scientific Investigation. Sa ilalim nito ay ang mga binigay na gawain ni teacher at ang kanyang deadline o nakatakdang petsa ng pagpasa. Pag kinik natin yung Module 1, Week 1, mas makikita natin yung detalye o ang nilalaman ng mga gawain kung naipasa na natin ito at mga comments sa mga gawain. Sa taas naman yung View Your Work, makikita rin natin yung mga gawain, yung deadline, at update kung nakapagpasa na tayo o hindi pa. Pwede mamili ng kategorya para mas madali natin makita bawat isa. Sa bandang kanan taas naman, yung Google Calendar at Class Drive Folder. Sa Google Calendar, pag kinik ito, makikita yung mga deadlines at reminders sa mga gawain ni teacher. Sa Class Drive Folder naman, dito nakasave yung mga files at documents na ginagawa natin sa ating Google Classroom. Pwede kang gumawa ng mga new folder para mas ma-organize yung mga files. Ngayon naman, ipapakita natin kung paano sagutan at ipasa ang ibinigay na worksheet at assignment ni teacher sa classwork. Mahalaga ito para alam natin kung ano yung gagawin natin kapag may nakita tayong mga gawain at kung paano ito ipapasa kay teacher. Ang unang dapat gawin ay laging tumingin sa stream kung may mga bagong gawain na nilagay si teacher. O tignan din palagi at i-check ang ating email kung may mga mensahe si teacher galing sa ating Google Classroom.
Subukan natin gumawa ng assignment sa ating Google Classroom. Halimbawa, itong scientific investigation flowchart na nasa stream. Pag tinik ito, dediretso nyo tayo agad sa ating assignment. O pwede din sa classwork. Itong scientific investigation flowchart, ang due date niya ay sa August 22. I-click natin ito. Tapos, click natin yung view assignment para makapasok. Pag nasa loob na ng assignment, makikita dito yung mga detalye. Dito sa Your Work, sa kanan taas na bahagi, makikita natin yung Assign. Ibig sabihin, binigay ni teacher yung assignment na ito sa atin. Kaya dapat natin gawin. Dahil kailangan natin gumawa ng flowchart, pwede tayong mag-add o ilagay yung nagawa na nating output. Galing sa Google Drive, ilagay yung link ng file natin o mag-upload ng file galing sa computer natin. Pag-create naman, gagawa pa lang tayo ng ating output. Pwedeng sa Google Docs, Google Slides, Google Sheets, or Drawings. Halimbawa, may nagawa na tayong output sa Google Drive. I-click natin yung Add or Create. Tapos, i-click yung Google Drive. Punta tayo sa My Drive. Tapos, i-click yung output natin. At i-click ang Insert. Pag nalagay na natin yung output natin, huwag natin kalimutang i-click yung turn in para maipasa kay teacher yung output natin. Click natin yung turn in. Mapapansin natin na nabago na at naging turn in yung kaninang assign. Ibig sabihin, na-submit na natin kay teacher yung output natin. Subukan naman natin magsagot ng test. Tulad nitong diagnostic test. Mapapansin din natin na nakapost ito sa stream. Pwedeng i-click natin ito agad o pwede din pumunta ulit sa classwork para magsagot. I-click natin itong View Quiz Assignment. Makikita natin ulit yung mga detalye ng ating test at yung word na assign. Ibig sabihin, kailangan natin sagutan yung test. I-click natin yung Diagnostic Test sa Google Forms. Ilagay ang mga importanteng impormasyon bago sumagot. Ang type ng test ni teacher ay multiple choice. Kaya itik lang natin yung bilog ng tamang sagot. Pagtapos na, i-click ang submit. Sa view score, makikita natin yung mga questions na tama at nagkamali tayo.
Pals.